29 ng Enero, Miyerkules ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Makinig kayo, lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan. At nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30, 60 ang iba at 100 ang iba pa. At idinagdag ni Jesus, makinig ang may tainga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasika ng salita. Na pagkarinig nila sa salita, ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayun din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natitisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita, ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan ng pandaraya ng kayamanan at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinasagawa ito at nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa pamamagitan ng isang talinhaga, ipinakita ni Jesus kung papaano lumalaganap ang kaharian ng langit. May isang mga hasik na malayang naghasik ng mga binhi sa kanyang bukirin dahil napakalaya ng kanyang pamamaraan sa iba't ibang bahagi ng bukid na laglag ang mga binhi. May nalaglag sa tabi ng daan, sa batuhan, sa tinikan, at sa matabang lupa. Isang mahalagang aral ang itinuro nito. Ipinapakita dito ni Jesus na dapat ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat at hindi lamang sa kakaunting pinili. Ito ang halimbawa na ipinakita niya. Sa kanyang paglilingkod, inialay ni Jesus ang mabuting balita sa lahat. Ngayon, tulad ng iba't ibang uri ng lupain, iba't ibang paraan din ang pagtanggap ng mga tao sa salita ng Diyos. Bagamat hindi bukas ang lahat na tanggapin ito ng buo, mayroong mga nakakarinig sa salita at isinasagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Sapat na ito upang magbigay ng kagalakan sa mga hasik at magpatuloy sa kanyang gawain. Kaya naman, bago umakyat sa langit, naghabilin si Jesus sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Dapat nilang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat at walang pinipili. At makikinig ang mga may tainga. Pagsasagawa, huwag manghinawa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ay hindi babalik sa Diyos nang hindi nagbubunga.